Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action crime film na pinamagatang Vendetta. Now sit back and enjoy the movie. Sa simula ng pelikula, makikita ang paglapag ng isang eroplano sa runway. Lumipat ang eksena sa bida na si Jimmy Vickers na lula ng kanyang sasakyan, isang special ops interrogation officer na nakikinig sa isang lumang recording ng kanyang ina na inaasahan siyang makita at umaasang makauwi siya ng ligtas. Tila sobrang balisa ang lalaki habang pauwi siya sa kanilang bahay. Nang siya'y makarating, nakinig siya sa voicemail ng kanyang kaibigan na si Griffin na nakikidalamhati sa kanyang kawalan. Lumalabas na isang trahedya ang nangyari at sobrang balisa si Jimmy dahil dito. Maya-maya, pumunta si Jimmy sa isang bar. Pagkatapos, nagtanong siya sa may-ari na sina Debs at Terry kung may alam sila tungkol sa insidente. Tumanggi si Terry na magbigay ng anumang impormasyon, kaya iginiit ni Jimmy na 50 yarda lang ang layo nila sa bahay ng kanyang mga magulang, at sapat na ito para marinig niya ang kanilang pagsigaw. Tila hindi natutuwa si Terry sa mga sinabi ni Jimmy at inutusang umalis si Jimmy kung naririto lang siya para manggulo. Sa sobrang pagka-depress sa mga nangyayari, hinawakan ni Jimmy ang kwelyo ni Terry at nakipag-away sa isang estranghero. Pinigilan siya ni Debs at hiniling kay Terry na sabihin ang kanyang nalalaman. Ibinunyag ni Terry na tumawag sila sa fire department noong gabing yun at pinaalam na nakakita siya ng 4 na miyembro ng gang. Pumasok sila sa bahay at narinig niya ang sigaw ng ama ni Jimmy, ngunit nakatingin lang siya sa bintana dahil natatakot siyang makialam. Nagtutugma ang lahat ng mga nangyari, at kalaunan ay nagtungo si Jimmy sa nasunog na garahe ng bahay kung saan pinatay ang kanyang mga magulang. Tumingin-tingin siya sa paligid, at naalala ang kanyang ama at ina mula sa lumang litrato na nakita niya sa silid. Makikita ang isang flashback ilang araw bago ang insidente, sa parehong bahay noong buhay pa ang mga magulang ni Jimmy. Inutos ng ina ni Jimmy sa kanyang ama na si George, nagapasin ang damuhan sa harapan dahil babalik na ang kanilang anak at gusto niyang malinis ang lugar. Pareho silang hindi makapaghintay na makauwi si Jimmy, at pumayag si George na linisin ang harapan pagkabalik niya sa bahay mamaya. Samantala, 4 na miyembro ng gang ang sumisinghot ng ilegal na droga habang naghihintay sa kanilang sunod na target. Pagkatapos, lumabas ang isang babae mula sa gusali upang magdeposito ng pera sa bangko. Naalerto ang mga gangster at nagsuot na ng kanilang maskara at sinundan ang sasakyan ng babae. Kalaunan, hinarangan nila ang sasakyan ng babae sa dulo ng kalsada at kinalagkad siya palabas ng sasakyan. Hinanap ng isang gangster ang pera sa sasakyan, ngunit hindi niya ito makita. Saktong napadaan ang ama ni Jimmy at kaagad na huminto sa pinangyarihan. Inutos ng mga gangster na umalis na si George at ang isa sa kanila ay hinampas siya ng baseball bat. Ngunit nagawa siyang suntukin ni George at hinampas siya ng malakas sa ulo. Pagkatapos, hinarap niya ang iba sa kanila at inutusan silang umalis. Pinagbantaan siyang papatayin ng isang miyembro, ngunit kalaunan ay umalis din sila sa lugar nang marinig ang sirena ng mga pulis. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan. Sa kanyang pahayag sa mga pulis, sinabi ni George na gusto niya lang pigilan ang gangster at wala siyang intensyong patayin ito. Pinaalam ni Chief Inspector Holland na dapat ay naisip niya muna ito bago niya hinampas ang baseball bat. Pagkatapos, inaresto niya si George sa salang pagpatay ng tao. Kalaunan sa araw na yon, ang tatlong natitirang gangster ay lumapit sa kanilang amo na si Warren at pinaalam na hindi naging matagumpay ang kanilang pagnanakaw. Nang tanungin ni Warren ang tungkol sa kanyang kapatid, nagulat siya nang malamang patay na ito. Sa sobrang galit sa pagkawala ng kanyang kapatid, inutos ni Warren sa mga gangster na huwag silang babalik hanggat hindi nila napapatay si George. Nang makauwi si George matapos makapagpiyansa, sinundan siya ng mga gangster kasama si Warren. Kumatok sila sa pintuan, habang dalawang lalaki naman ang pumunta sa likod ng bahay. Nang makapasok sila, sinabi ng isang gangster na pagsasamantalahan niya ang ina, samantalang si George naman ay itinulak sa dingding na may kutsilyo sa kanyang bibig. Ang parehong gangster na pinagbantaan siya ng kutsilyo ay sinabing hindi dapat siya nakialam na parang bayani noong araw na yon. Itinali ng mga gangster ang kawawang mag-asawa sa may garahe at binuhusan sila ng gasolina. Habang nagmamakaawa ang mag-asawa, sinindihan ni Warren ang silid at sinunog silang buhay. Lumipat ang eksena sa kasalukuyan kung saan si Jimmy ay nakatayo sa parehong nasunog na garahe.
Pinaalam ng kanyang kaibigang pulis na nakita ng isang kapitbahay ang isang itim na BMW na mabilis na umalis bandang alas 11 ng parehong gabi, ngunit hindi sila nagkaroon ng pagkakataong makuha ang plate number. Inisip ni Griffin na malaki ang posibilidad na ang gang na nakalaban ni George ang siyang pumatay sa mag-asawa, ngunit walang patunay ang pulisya laban sa kanila. Matapos utusan si Griffin na ipadala sa kanya ang CCTV footage ng pagnanakaw, umalis si Jimmy sa garahe na may luha sa kanyang mga mata. Sa sumunod na araw, nagbigay galang si Jimmy sa puntod ng kanyang mga magulang. Habang siya'y nasa simbahan, biglang nagpakita ang kanyang asawa na si Morgan. Lumalabas na sina Jimmy at Morgan ay nasa bingit na ng divorce bago ang trahedyang ito. Nang ma-realize ang pinagdaraan ng hirap ni Jimmy, pinayuhan niya itong hindi niya kailangang mag-isa at maaari siyang dumaan sa kanyang bahay minsan. Kinabukasan, nakipagkita si Griff kay Jimmy at pinaalam na pagmamay-ari ni Warren ang itim na BMW. Ayon sa kanilang imbestigasyon, kapatid ni Warren ang aksidenteng napatay ni George noong araw na yon. Pagkatapos, ibinigay niya kay Jimmy ang CCTV footage ng pagnanakaw. Kinagabihan pagkalabas ni Warren sa gym, may biglang bumangga sa kanyang sasakyan mula sa likuran. Bumaba siya ng kanyang sasakyan at nakitang naghihintay si Jimmy sa likod ng kotse at sinimulang pagmumurahin ang maling tao. Kabilang si Jimmy sa Special Ops Unit, kaya madali niyang natalo si Warren sa kaunti lang na segundo at nagawang manakaut ang gangster. Nang magising si Warren, nakita niya ang sarili na nakatali sa front seat at binubuhusan ni Jimmy ng gasolina ang buong sasakyan. Pinaalala ni Jimmy ang tungkol sa mag-asawang pinatay niya 2 linggo na ang nakakaraan, ngunit iginiit ni Warren na ginawa niya lang ang nararapat. Sa halip na pagsisihan ang kanyang ginawa, ipinaliwanag niya kay Jimmy kung paano niya hinaras ang kanyang ina noong gabing yun. Habang kinokontrol ang kanyang emosyon, inutos ni Jimmy na ibigay ang mga pangalan ng gang members at bilang kapalit, hahayaan niyang makatakas si Warren. Matapos isulat ni Warren ang mga pangalan ng gangster, sinindihan ni Jimmy ang isang sigarilyo at itinapon ito sa sasakyan. Kalaunan, nagtungo siya sa bahay ni Morgan, ngunit hindi niya ito makausap ng matagal dahil sa kanyang saksak sa tagiliran. Nang siya'y bumangon, na-realize ni Morgan na merong mali sa kanya. Nang makita ang dugo sa kanyang damit, dinala siya ng babae sa loob at tinahi ang kanyang sugat. Bagamat malapit nang mag-divorce ang mag-asawa, ang insidenteng ito ay nagpalapit sa kanila sa bawat isa na nagresulta sa pagpapalipas ng gabi ni Jimmy sa bahay ni Morgan. Sa sumunod na araw, naging headline ang pagkamatay ni Warren, ngunit alam ng lahat ang tungkol sa kanyang propesyon at criminal background. Nang malaman ng gangster na si Rob ang tungkol sa insidente, siya at si Leon ay sumugod sa business partner ni Warren na si Caleb. Sa tingin ng dalawa, maaaring si Caleb ang pumatay kay Warren dahil sa alitan nila sa porsyento. Kumatok ang dalawa sa pintuan at pinaamin ang lalaki, ngunit tumanggi si Caleb sa kanilang mga paratang. Matapos mailigtas ng kanyang kasintahan, binantaan niya sina Rob at Leon na huwag nang bumalik sa kanyang lugar. Kinagabihan, binisita ni Griffin si Jimmy at pinayuhan siyang huwag parusahan ng mag-isa ang mga kriminal. Ngunit iginiit ni Jimmy na hindi kayang pigilan ng tiwaling sistema ng lipunan ang mga perwisyong gangster na nakakaapekto na sa halos bawat pamilya sa bayan. Kinukuha lang ng mga pulis ang kanilang pahayag at pinoproseso ito habang pinagtatawanan lang sila ng mga salarin. Kalaunan, nasa isang crime scene si Griffin kung saan pinatay ang isang lalaki matapos siyang pagnakawan. Dito, na-realize ni Griffin ang mga kamalian sa police department nang pinabayaan lang ni Chief Inspector Holland ang pagnanakaw at ang biktima nang tahasang sinabi na hindi dapat nanlaban ang empleyado. Nang maging emosyonal si Griffin at sinabing pinoprotektahan lang ng lalaki ang kanyang kabuhayan, inutusan lang siya ni Holland na huwag nang makialam. Ayon kay Holland, makakakuha ng insurance ang asawa ng biktima, makakatanggap din siya ng malaking pera, at ang lahat ay magiging masaya. Samantala, ipinagpatuloy ni Jimmy ang ginagawang paghihiganti at lumipat sa sunod na miyembro ng gang na si Ryan. Matapos siyang gumamit ng banyo, nakita niyang naghihintay sa kanya si Jimmy. Sinubukan niyang lumaban ngunit madali lang siya nitong natalo at tinakpan ang kanyang bibig. Dinala siya ni Jimmy sa isang abandonadong lugar at nilagyan ng mouth clamp ang kanyang mukha. Alam niya ang lahat na uri ng pagpapahirap na pwedeng gawin ng isang special ops investigator at ang paghahangad na makapaghiganti ay nilamon na si Jimmy. Binuhusan niya ng semento ang bibig ni Ryan, pinalunok ito at nalagutan ng hininga hanggang sa siya'y mamatay.
Kinabukasan, nakita ng mga pulis na tumigas na ang katawan ni Ryan dahil sa semento sa kanyang katawan. Nagpakita ng matinding interes si Chief Inspector Holland at naniniwala na ang kasong ito ay makapagbibigay sa kanya ng promotion. Kasunod nito, ipinakita ni Terry kay Holland ang CCTV footage ng kanyang bar kung saan makikita si Jimmy na bitbit ang isang walang malay na lalaki sa likod ng kanyang sasakyan. Bagamat pinayuhan siya ni Debs na huwag ipakita ang video, ayaw ni Terry na masunog ang kanyang bar tulad sa nangyari sa bahay ni George. Kalaunan, tinanong ng mga pulis si Morgan tungkol kay Jimmy at nagsinungaling siya sa mga opisyal habang nagtatago si Jimmy sa kanyang apartment. Maya-maya, nasa tindahan si Jimmy para bumili ng supply nang mapansin niyang sinusundan siya ng dalawang pulis. Nang akmang aarestuhin na nila si Jimmy, biglang huminto ang isang sasakyan. Lumabas ang dalawang bruskong lalaki at inatake ang mga opisyal na nagpahintulot kay Jimmy para siya'y makatakas. Sa puntong ito, nagulat si Jimmy nang makita si Colonel Leach na lumabas ng sasakyan. Dahil mahalagang asset si Jimmy sa Special Ops, ang Colonel mismo ang pumunta para kunin siya. Binigyan niya si Jimmy ng 2 pang araw upang tapusin ang kanyang ginagawa. Nagpapahiwatig ito na kailangan niyang patayin ang natitirang miyembro ng gang at pagkatapos nito ay kailangan niya nang bumalik sa kanyang trabaho. Sa kabilang banda, nilapitan ni Griffin ang pinuno ng SWAT na si Joe at pinaalam na hindi niya dapat seryosohin ang kasong ito. Sa paghihinalang merong masamang nangyayari, nagtanong si Joe kung kilala ni Griffin ang suspect sa mga pagpatay. Sinabi ni Griffin ang katotohanan at pinaalam na kaibigan niya si Jimmy na ang mga magulang ay walang awang pinatay. Nang igiit ni Joe na wala pa rin kontrol si Jimmy, sinabi ni Griffin na wala siyang pinagkaiba kay Holland at sineseryoso niya lang ang kaso para sa promotion na magiging mitsa ng pagkasira ng departamento. Samantala, nagpatuloy si Jimmy sa kanyang paghihiganti ngayong alam niyang sinusuportahan siya ng Army at hindi siya pwedeng hulihin. Habang nakaupo si Leon sa strip club, nakatanggap siya ng isang envelope na may larawan ng patay na si Ryan. Sa paghihinalang merong panganib, tumakas siya sa club at tumakbo ng mabilis hanggang sa maabutan at napatumba siya ni Jimmy. Nang siya'y magkamalay, natagpuan ni Leon ang kanyang sarili na nakahiga sa lupa. Ang kanyang ibabang bahagi ng katawan ay nakakadena sa gate at ang kanyang itaas na katawan naman ay sa isang sasakyan. Walang ideya si Leon kung bakit siya pinapahirapan, na mas lalong ikinagalit ni Jimmy. Bilang resulta, hindi nagpakita ng awa si Jimmy. Sumakay siya ng sasakyan at pinaandar ito ng buong bilis na naging dahilan ng pagkahati ng kanyang katawan sa 2 piraso. Sa sumunod na araw, nakipagkita si Colonel Leach kay Inspector Holland sa isang restaurant. Inutos niya kay Holland na pabayaan ng pulisya ang ginagawa ni Jimmy at sinabing kabilang si Jimmy sa Army. Pinaalam ni Holland na kung ilalagay ni Colonel Leach ang batas sa kanyang mga kamay, nabibilang din siya sa kulungan. Ipinaliwanag ni Colonel Leach na ang mga taong katulad ni Jimmy ay hindi natatakot sa kamatayan at nagbabala siya na tatapusin ni Jimmy ang mga taong kumakalaban sa kanya at pagkatapos nito ay maglalaho lang siya na parang bula. Tinanggap ni Holland ang hamon at ipinahayag na hahanapin at huhulihin niya si Jimmy. Sa sumunod na eksena, nakipagkita ang Army Chief sa Police Superintendent at sa Police Commissioner. Prangkahang sinabi ng Army Chief na si Jimmy napaksa ng patuloy na imbestigasyon ay hindi dapat makulong sa anumang pagkakataon. Nang hindi isinisiwalat ang lahat na tungkol sa katauhan ni Jimmy, sinabi ng opisyal kung gaano kahalaga si Jimmy para sa top secret agencies ng Britanya. Inutos ng Army Chief sa mga opisyal ng pulisya na direktang mag-report sa kanila tungkol sa binubuong imbestigasyon. Kinagabihan, ang huling natitirang miyembro ng gang na si Rob ay papunta sa lungga ng ilang nagbebenta ng droga. Pinabukas sa kanya ni Jimmy ang pintuan at ginamit siya bilang isang shield ngunit nakatakas din si Rob sa gitna ng kaguluhan. Pinatay ni Jimmy ang lahat na natitirang nagbebenta ng droga, maliban kay Caleb, ang kasosyo sa negosyo ni Warren. Itinali ni Jimmy si Caleb at pagkatapos ay pinaghalo ang ilang kemikal sa isang balde. Ito ay kaparehong kemikal na ginagamit ng mga dealers sa paggawa ng droga. Ipinagpatuloy ni Jimmy ang pagtunaw sa lahat ng pera sa balde bago tuluyang ibuhos sa ulo ni Caleb at tinunaw siya ng buhay. Samantala, na-realize ni Holland na ang kanyang pulis na si Griffin ay nagbibigay ng intel kay Jimmy mula pa noong simula kaya tinanong niya ito kung sino ang sunod na papatayin ni Jimmy. Subalit tumangging magsalita ni Griffin at inutusan siyang lumayo sa ginagawa ni Jimmy.
Ngunit tila gustong hulihin ni Holland si Jimmy at sinasalungat ang utos ng kanyang superintendent. Pagkatapos, natuntun niya ang huling miyembro ng gang sa isang ospital, ito ay si Rob at nakatakas siya kagabi kay Jimmy. Sa sumunod na eksena, pumunta si Rob sa apartment ni Jimmy at kinuha ang ilang mga importanteng dokumento. Kalaunan, nahuli siya ni Jimmy at pinamaneho siya malapit sa pier. Pinaluhod niya ang lalaki habang nakatali ang kanyang mga kamay at naglabas siya ng isang syringe. Sinabi ni Jimmy na isa itong pinakamapanganib na aerosol spray at kaya nitong sunugin ang loob ng isang tao. Sa halip na matakot, dinuraan ni Rob si Jimmy at inutusan siyang tingnan ang trunk ng kanyang sasakyan. Hindi siya makapaniwala nang makitang pinatay ni Rob ang kanyang asawa bago pa niya maisagawa ang kanyang plano. Sa sobrang galit, inubos ni Jimmy kay Rob ang magazine ng kanyang baril. Hindi nagtagal, dumating ang SWAT team sa eksena na pinangungunahan ni Inspector Holland. Dumating din si Griffin sa lugar at hinarap si Holland tungkol sa pagpapatakas niya kay Rob mula sa ospital at hinayaan siyang patayin ang asawa ni Jimmy. Sinabi ni Holland na hinayaan niyang makatakas si Rob para mahanap niya si Jimmy, ngunit hindi niya alam na papatayin nito ang kanyang asawa. Nang malaman ang katotohanan, ang SWAT captain na si Joe ay inutusan ang kanyang mga kasamahan na ibaba ang kanilang mga baril na labis na ikinainis ni Holland. Hinayaan nila ang wasak at nagdadalamhating si Jimmy na umalis na sa lugar habang sinusubukan siyang pigilan ng mag-isa ni Holland. Bago umalis sa lugar, sinuntok ni Jimmy sa mukha si Holland, dahilan para mapatigil na siya sa kanyang ginagawa. Nagtapos ang pelikula sa isang eskinita, kung saan nagtatapon ng basura ang isang babae. Bigla siyang hinarang at hinawakan ng dalawang estranghero, habang siya naman ay patuloy na sumisigaw ng tulong. Sa kabilang dulo ng eskinita, biglang nagpakita si Jimmy. Inutos ng mga tulisan na umalis na si Jimmy, at napangiti na lang si Jimmy na parabang meron siyang masamang intensyon sa dalawa. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng dalawang beses ang dislike button para lang makasiguro.